Kumusta mga Brad? Mabilisang update lang po tayo. Bata ni Oscar De La Hoya si Bernhil Ortiz, knockout na naman ang kalaban. Pero bakit hilaw pa rin para itapat kay Terence Crawford? Pag-usapan natin yan mga Brad. Sa katatapos lang na laban ni Bernhil Ortiz kontra sa former junior welterweight champion na si Maurice Hooker, ay matagumpay nitong naipagpatuloy ang kanyang impresibong record. Dahil nagtapos na naman ang labang ito sa isang knockout. Sa labang ito mga Brad ay nasubukan ng bagitong boksingero si Ortiz. Dahil bukod sa makamay ang kalaban, ay may magagandang patama rin si Maurice Hooker na sinalo si Ortiz. Sa mga unang yugto ng laban mga Brad ay patas lang. May mga rounds na nakukuha si Ortiz pero mayroon ding na ibibigay kay Hooker. At sa pagpasok ng round 5 mga Brad ay mapapansin na medyo namamagana ang mukha ng batang boksingero na si Ortiz. Pero sa round din na ito mga Brad ay naging mas agresibo si Ortiz at may di na mga suntok kaya napapatras na lang si Maurice Hooker. Sa round 6 mga Brad ay medyo kinakapos na ng hangin si Hooker, ngunit imbis na umiwas ay nakipagsabayan pa sa mas malakas na kalaban. Kaya naman dito na siya napuruhan ni Ortiz, isang malakas na kanan ang nagpabagsak sa dating champion. Nagawa pang makatayo at pinagpatuloy pa ni Hooker ang laban, pero isang overright hand na naman ang sinalo nito. Tapos may follow up ulit na isang malakas na kanan ang tuluyang tumapo sa laban. Nagwagi si Bernhil Ortiz by a 7 rounds technical knockout at nag-improve ang record sa 17 wins with 17 knockouts. Matagal nang hinahamon ni Bernhil Ortiz mga Brad ang WBO welterweight champion na si Terence Crawford na nakita pang kasama sa entrance ng kanyang kalaban na si Maurice Hooker. Nasabi ko kanina mga Brad na hilaw pa si Ortiz para itapat kay Crawford. Marahil ay naging impresibo naman ang panalo nito. Pero sa labang ito mga Brad ay maraming butas na masisilip ang champion na si Crawford. Una ay ang depensa ni Ortiz. Sa tuwing bumabato ito ng kanyang suntok ay nasisingitan pa ito ni Maurice Hooker. Napakalayo mga Brad ng comparison ni Maurice Hooker kay Terence Crawford. At marahil kung ang suntok ni Crawford ang tumama kay Ortiz, ay posibleng magbago agad ang takbo ng laban. Si Maurice Hooker mga Brad ay hindi natural na welterweight. Katunayan ang labang ito kay Bernhil Ortiz, ang kanyang unang laban sa welterweight division. Kaya kung makakasagupa si Bernhil Ortiz ng totoong welterweight, na katulad nila Crawford, Thurman, Spence at Pacquiao, ay dito na magkakaalaman kung kaya bang sumabay ng batang boksingero sa mga naghahari sa dibisyong kanyang kinabibilangan. Kayo mga Brad, ano sa palagay nyo? Hinog na ba ang 20 anyos na si Ortiz para itapat kay Terence Crawford? I-komento nyo na lang ang inyong opinion mga Brad at babasahin natin yan. Hanggang sa muli mga Brad, maraming salamat sa inyong panonood.